Bro, lungkot na ako. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala yung taong to. Parang, nagkakabagsak ulit. Siyempre, nandun pa rin naman pagmamahal ko. Aba, kahit galit ako, EJ, kahit pinagmumura na kita sa isip ko, mahal pa rin kita. Isa sa iniisip ko nun, kinuha kita kay mami. Ibabalik kita din na. Efas. Safe. Ibabalik kita ng maganda na buhay mo, di ba? Happy Mansary. Happy Mansary. First Mansary. First Mansary simula nang sinagot mo ako. Oo. Hindi naman kasi ito yung pinaka first time natin. Paano ba? October 2021, October 10, birthday ni Naruto. Ha? Tapos, doon na nag-start lahat. Tapos, after ng music video na yun, kinukulit na kita. Single parang, ako nun. Ba't ako magsusungit? Parang iniisip ko na, lo, paano kaya ito? Re-replyan kaya ako nito. Parang ganun iniisip ko. Kasi gumawa ako ng way para ano, makausap kita na makausap. Hanggang... Pero yung pinakatotoo na naging tayo, sabihin mo na at sa kanila. Yung birthday ko. Ah, nung birthday mo? Oo. Hindi, birthday na birthday ko nun. Tapos, ito may ganap sa bahay. Bali, ang ginawa ko eh, imbis na sikasuhin yung birthday ko tsaka yung mga bisita ko dun, ang ginawa ko nun, pumunta ako kay Lalot. Nang wala si Charlotte, di ba? Sa tindahan. Ang pinuntahan ko yung mama niya. Si mama, siyempre, pakilala sa akin yung Lot, medyo masungit. So, natatakot ako. Nandun na yung, ano, yung takot ko na, paano kaya pag ano, ganun sungitan ako. Eh, siyempre, si Marita. Wala pa akong nag... Malakita na, loko. Siyempre. So, ayun, nandun na tayo sa time na yun na pumunta ako sa kanila. Mama niya, sinalubong ko, bless agad ako. Eh, pag salubong, ano sa'yo to? Oo, ano yung sabi ko niya, ano sa'yo to? Tapos, ayun, nagpakilala ko na, ma, plano ko po kasi sanang ligawan si Charlotte. Kung papayagan niyo po ako. Ayun yung mga real life story na hindi nakikita sa camera. Na mas sweet pa, di ba? Tapos, ayun, niligawan kita. Ay, niligawan kita sa mama mo noon. Ito na yun, kay mama ko siya niligawan. Tapos, ano ba na sunod nangyari? Pinupunta ka ni mama sa tindahan, di ba? Tinawagan ako. Kinakabahan ako nung ayoko pa pumunta. Tatakot ka. Tapos yun, nagulat ako kasi ang balik sa akin ni mama is... Okay na. Okay, tanggap kita. Tanggap po kayo. Basta nagulat kasi siya kasi, lalo na sa generation ngayon, di ba? Parang sa chat lang, ganun, di ba? Siyempre, yung iba lang. No, dumaan din naman ako sa ganun, yung mga time na maloko pa ako. Pero kasi, iba kasi pag seryoso ka sa babae, kapag may maganda kang plano sa kanya. Uy, kinikilig ako. May maganda kang bala. Nagtingin mo ka nasa likod ng camera. So, ayun. Para pag may magandang bala ka sa babae, may magandang plano ka, at the same time, alam mo sa sarili mo, hindi mo siya lolokohin. Diba? Hindi siya kaloko-loko. Diba? Reaction. So, ayun. So, parang iniisip ko nun na, hindi ako, ayun yung nagpalakas ng loob ko para gawin yun, diba? So, ginawa ko yun na, naglakas ako loob para ako sabi si mama na, kunin, hindi naman kunin. Hiramin ng mga ilang oras, araw, ganun. Na si Charlotte, syempre. Diba, para ligawan, bigyan ako ng karapatan para ilabas si Lot-Lot. Itakas. Itakas si Lot-Lot that time. So, ayun, nagdere-derecho siya and, ayun, naging malapit din ako sa family ni Lot. And, ang nakakatawa lang dun is, lalo na kay mama. Dumating kasi sa time na, ayun yung mga time na, syempre, struggle, normal yun eh. Ayun yun na ano, may time na syempre nakilala ko ni mama na may kahit pa paano, di ba? May kaya-kaya. Dati ah, dahil sa sipag ko, sa sipag sa mga ginagawa ko rin sa buhay, business, ganyan. So ayun, nung time na nawalan ako, doon ako parang sinubukan kasi sabi ko, nahihiya ako nun magpasabi kay mama na ma, zero na ako noon that time, di ba? Pero, balik sa akin yung mama noon, nak, andito ako. Tapos, sinuportahan niya ako, nagbigay nga siya ng pera sa akin, di ba? Binigyan niya ako noon, nagulat ako. So, yun, parang naano ako noon, sabi ko, lak. Nasarap sa puso. Lalo na nung sinabi ni mama noon na, ituring mo na akong, ano, pangalawang ina. Mama mo na tawag. Kasi tita tawag ka sa kanya dati, di ba?
Yan, mama niya, mama na tawag sa kanya. Naging mag-live-in partner na kami lot, di ba, man? Mm-hmm. So, kasi nagtiwala rin naman si mama sa akin. Doon na kami nag-start mag-work. Di ba? Then, nag-start mag-work. And, ayun, bago kami nag-vlog nun, work talaga sa mga ati. Arawan. Yun, tapos, araw-araw pasok kami. Tapos, sumasahod ng hindi ganun kalakihan. Hindi naman maliit, pero sakto lang para... Sa isang buwan. Sakto lang para i-survive yung, ano, diba? Para i-survive yung next month ulit. So, nakikita ko yung sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko para dito. So, ayun, and dumating din yung time na hindi na kami nagkakasundo ni Dot. Kasi nga, syempre, pagod galing trabaho, away, ganun. Kahit sa motor hanggang pag-uwi. Mm, may time na nasa motor kami, nagtatalo kami habang nagdadrive. Yung gagawin yun, ha? Masama, delikado yun. Pero normal eh. Part siya ng relationship. So, ayun. And, dire-diretso na, and ayun yung time na napag-desisyon na namin na last day na namin sa work nun. Diba? Mm-hmm. Which is ang naging trabaho namin yung sa social media din. Ganun din, nagla-live sa mga Chekwa. mga Chekwa yung amo namin. So, nagiging trabaho namin doon, binibigyan kami yung content creator ni Park Suboy, ni Cesar. Binibigyan nila kami ng content na tatlong content sa isang araw. Mm-hmm. Kaya sabi ko na sa sarili ko, ba't di ko na lang gawin yun, di ba? Nasa amin na lang ni Lotot. Di ba? At least yung ginagawa ko, yung para sa amin. So, ayun eh, nung naghiwalay kami, ay di naman hiwalay. Pero yung nag-away na kami, nagtalo na kami ng malalanan. Kasi nga, syempre, nagkakahanapan na kami kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ay, nag-photog tayo. Oo, pinasok pala namin dalawa ni Lotot yung pagpo-photo tsaka video sa mga event-event. Pero hindi rin masyado nag-workout. Lalo, syempre, si Lotot naman siya ganun ka... Ano, ka-aral sa camera, di ba? So, yun, medyo kinakabahan ako nun. Tapos, nakikita ko, sabi ko, nakakatakot. Tapos, unang ano, book pa natin, wedding. Oo, wedding yung unang book. Tapos, ang nakakatawa, yun, dire-diretso na yun, ma'am, di ba? Yung nag-ano kami nun, nag-cool off kami nun, ni Lot. Ayun, parang pumabor din sa akin yun, yung naghiwalay kami nung isang araw na yun. Kasi nga, pahinga. Pero nung gumagabi na, parang nalulungkot na ako. Sabi ko, hindi ko kaya mawala yung taong ito. Parang, nagkakabagsak ko ulit. Parang sira. Ayun, syempre, sabi ko, gagawa ko ng way. Sabi ko, kung dati nga, niligawan ko siya sa harap ni Mami. Eh. Paano pa ngayon, di ba? Hindi naman yun yung unang araw yung pumunta ko sa tindahan niyo. Actually, pangalawang araw na talaga yun. 2 days na. Hindi. Pangalawang araw yun. Unang attempt ko, pumunta ako. Hindi ako pumasok. Pumunta ka ba? Oo, pumunta ako. Hindi ako pumasok sa tindahan. Ay, tinignan mo lang? Oo, parang nandun lang ako. Eh, ba't hindi ko alam bakit ngayon? Hindi, kasi nandun lang ako. Pinapanood ko lang, nandun lang ako sa tindahan. Ay, sa tawid ng tindahan. Ah. Nandun lang, pinapanood ko lang kung lalabas ka. Parang pag nakita kita, masaya na ako, ganun. Eh, hindi. Ay, hindi ko lang mabas nun. Sabi ko, hanggang nainip na ako nung nainip. Umuwi na, sabi ko, kinabukasan, babawi ako. Ayun na yun, yung kinabukasan yung nag-ano kami. Yung nag-video na ako. Ko, nag-iisip ako, anong paraan para makausap ko si Lot. Yan, ganun. Diba? Sabi ko, paano ko kaya kausapin to? Siyempre, out of nowhere, wala man lang chat-chat, walang ano, kahit na ano, di ba? Tapos biglang pumunta ako dun. Yun. Pumunta ka dun na nakasimangot ako. Oo, nakasimangot. Eh, siyempre, magka-away tayo. Sino ba naman makakamove on ng ganun? Pero ikaw, anong feeling mo na nung ako pumunta dun? Sarap sa pakiramdam. Ha? Pinilig ka din? Siyempre, nandun pa rin naman pagmamahal ko. Aba, kahit galit ako, EJ, kahit pinagbumura na kita sa isip ko, mahal pa rin kita. Hindi naman mawawala. Hindi naman agad-agad yun. Pinikilig mo na sa likod. Hindi naman agad-agad yun, di ba? Oo naman. Kahit sino naman eh. Siyempre. Basta alam mo sa sarili mong mahal mo yung taong yun, hindi mo talaga yun. So, ayun. Tapos, pero truly talaga yung ano eh, yung sa kape.
Mahilig kasi talaga siya sa kape. Addict na addict talaga ako sa kape. Truly talaga. Simula dati pa pag nagawa ako ng kanta or pag na, ano. Kape. Kape talaga. Mahal timpla kita kape. Umaga, kape. Mahal timpla kita. Kape, Yossi, kape, Yossi. Pero ngayon din, medyo ano na ako sa Yossi. Wala ko siya nasa likod. Eh, may ka. At may camera din yung mga nasa likod. Eh, para nakikita yung mga reaction. Kaya, nandit. So, ayun. Oh. Di ba, dere-derecho. Tapos, nagulat kami. Yung nag-viral yung una naming video, may ina-plan pa kaming work noon. Di ba? Yung sa Malate. Ay, oo. Yung photo tayo. Oo, may tinanggap pa kami yung photo video noon sa isang bar. Na, yun. Pero, nag-gin na kami doon kasi nga syempre wala na kaming source of income, income. 'Di ba? Syempre ang dami ko ring ano bayarin, syempre tulad ako sila prince, princess. Paano ko makabawi-bawi rin sa kanila? Si Lot na din, 'di ba? Sa anak din ni Mama, gusto niya rin makatulong kay Mama. Oriented. Yes. Yun. So ganoon. Nag-try kami. So first day nung nag-viral 'yun sa TikTok, 'di ba? Tapos, second day, TikTok ulit. Ay, Facebook na. Mm-mm. Sinabay ko na yung Facebook. Sa gulat ako, nag-viral din sa Facebook. Diba? Tapos, inaraw-araw muna ako doon. Loko ka. Oo. Walang script yun, guys. Hindi scripted yun. Truly yun. Lahat yun. Ano lang. Tsaka, ang dami nagtatanong, bakit ba nag-wave yung boses, diba? Ang daming wave, ganun. Mama, yung ganun. Hindi, kasi, ano yun? Tawag dito. May mga sounds noon na nagpe-play that time. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin i-post siya. Nagbibideo ko. Siyempre, hindi naman scripted din. So, naisip ko na lang na parang is-wave siya para hindi siya mag-copyright, di ba? Kaya ang taas ng ano noon. I mean, lagi si Mama nagpapatugtog ng radio, di ba? Ah, ganun. Nagsa-sound trip siya doon. Kaya, no choice. Ayun yung ginawa ko, eh. Hanggang may natutuwa kasi nga ang cute daw ng boses ang kulit. Tapos yung iba sa mga namimit kami sa personal, ala, boses niya pala talaga yun. Hindi. Hilig din ako manood ng vlog. Pero ang dami natin pinagdaanan nun ah. Sobrang hirap. Sa isang taon din yun, Mal. Isang taon din. Isang taon. Na hindi namin alam kung paano yung kinabukasan namin. Siyempre, papayag. Trabaho pa ako sa restaurant. Isa sa iniisip ko nun, kinuha kita kay Mama eh. Ibabalik kita dun na. Efas. Safe. Ibabalik kita ng maganda na buhay mo, di ba? Babalik. Idadalo kita na maganda na buhay mo. Kasi dati hilig ko na talaga yun. Sila Sir Gavin, mga Tim Kabugok, yan, sila Gio Ong. Mga talagang pinapanood ko. Tapos sa gulat, parang natutuwa ako may ganun silang view, si react ko. Sabi ko, grabe, araw-araw sila yung ano ko, stress reliever ko. Ano yung mga nabibigay ko din sa family ni Lot is binabalik ko lang yung mga natatanggap ko. Kasi hindi naman ko matatanggap yun kung hindi dahil kay Mama tsaka kay Lot, diba? Kaya guys, yung dami rin nagtatanong, ba't si ano wala, ba't yung iba wala? Mas marami kami rin ginagawa off-cam. Na hindi na namin binibideo. Diba? Ayoko na kasi nung masyadong mag-aabot sa mga ganito, tapos i-tukam. Hindi ko na kailangan yan. So, hindi na siya part ng story nun, diba? Mm-hmm. Wala rin kasi yung serie, diba? Kasi nga isa pa, nagka-restrict, no? Ayun. Sa mga nagnanakaw ng video namin, baka naman. Dalawa na po ang sumuko. Na may kumukuha na ng info ng ibang dummy account. So, kinukompleto lang nila para ma-make sure nila na yun talaga yung owner ng dummy account. Tapos, di ba sinabi ko pa nun, 10 years? Mm-hmm. Tapos balang pa magtrabaho sa Japan. Oo. Kasi pangarap mo talaga yun. Sa ano yun? Yun. Nagtatanim ba yun? Ay, yung farm. Sa farm? Sabi daw malaki daw sa Saudi. Tapos gusto ko makabilis sa Kiamba, yun. Tapos business, kahit maliit lang income, para lang meron lang. Tsaka nakagulat ah, kasi ngayong araw mismo, mansari namin, unexpected may regalong dumating, surprise sa amin, na inano rin ni Park Suboy. Siya yung naging kakuntsaba. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa J-Lot.
Yun. And since day one na ano, nakakatuwa kasi daming influencer na napapanood din kami, na dati idol ang damin. Pero yun, marami salamat po sa lahat ng sumusuporta. At syempre kay Lot, syempre. Happy Mansari Man. Wait lang. Bago matapos ang video na to, gusto ko lang din magpasalamat sa isa sa naging malaking parte ng J-Lot at J-Lot from, syempre, ang Mogyu. Kila Ma'am Da at sila sa Acer Kebs, diba? Syempre, simula nung nakilala ko sila, isa na rin ako sa naging Mogyu lover. At syempre, nakita ko rin naman yung effect nito kay Lot, kaya ginagamit ko na rin siya. So, ayun guys, sa lahat ng gustong umorder, meron tayong mga reseller niya, marami tayong distributor. So, ayun lang. Pag nagla-live sila, ta, manood kayo. Dahil ako, isa na rin ako sa Mogyu lover. Salamat. Thank you kasi hindi ko naman ito magagawa kundi dahil sa iyo. Tang na loob namin lahat to sa inyo. Thank you sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Tapos walang EJ, walang J-Lot na nabuo. So marami salamat po in behalf of the House of Serie. Ako nga pala si Primo. Ako si Lot. At kami nga pala ang J-Lot. At bagong lahat, gusto ko muna ipakita sa inyo mga kasama namin. Maraming salamat po!